What's up mga kaklot? Isa na namang vlog ang mapapanood nyo ngayon. Actually, ito ay isang request galing sa isang YouTuber din, pero mga katulad ko lang din ang mga baguhan pa sa mundo ng pagiging vlogger or sabihin natin YouTuber. So, isa munang shoutout kay Ed Christian Juatco. Oh, I don't know kung tama yung pronunciation ko ng surname mo, Juatco or Juatco. Ikaw na bahala doon, sorry. Lalagay ko na lang yung description. Ah, lalagay ko na lang sa description box yung link ng channel niya para masubscribe nyo din siya. Okay? Bago tayo mag-start, syempre, dapat nakasubscribe na kayo sa channel ko. At naka-on din yung notification bell natin para updated kayo. Diba? So, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin. Makikita nyo naman sa title kung ano yung gagawin natin ngayon. Diba? So, ito yung pass or collab. Let's go! So, I'm back. O nga pala, no, bago ko simulan to, pakilike na rin yung page ng clothing line ko. Okay? Tokyo Clothing PH. Tingnan nyo yan sa Facebook. Madami tayo mga designs na lalabas ngayon na magaganda. So, abangan nyo yan. So, ito nga yung tinatawag natin na pass or collab. So, bago din ako mag-start, gusto ko muna sabihin na yung mga binigay niya kasi sa akin na names dito ng mga sikat na vlogger. Paano ba? Parang hirap kasing lumevel dun sa mga, alam niyo na, di ba? Siyempre. Pero, magiging honest lang tayo. So, kung gusto talaga natin makakollab, sasabihin ko. Diba? Ang una natin ay si Kong TV. Siyempre, gusto ko makakollab si Kong. Sino ba naman ang hindi, di ba? Yung mga tropa niyan, mga kalog, sobrang gulo. Dati din ako nakikista, so yung siguro kahit pa paano makakasabay ako sa trip nila. Tsaka isa rin naman akong magulong tao, kalog din naman ako. Actually, kakapanood ko lang kagabi yung bago niyang vlog. Aka-upload lang. So yun, collab. Kasi idol yan, si Kong. Kahit hindi ko siya makakollab, makasama ko lang siya. Kahit isang TikTok lang. Okay na ako. So, yung second natin, I see Rance Kyle. So, syempre, isa sa mga, alam nyo naman, sa mga matataas na YouTuber na yan. Si Rance Kyle kasi, parang ang hirap ng abutin yung level niya eh. Pero, okay na sa akin, kahit TikTok lang din. Makakollab ko lang sila nung sila magkapatid sa TikTok. Kahit hindi na sa vlog, okay lang. Pero, if ever, magkaroon ng chance, collab. Collab, syempre. Collab. Number 3. V. Cortez. Ako, girlfriend to ni Kong. Idol Kong. Si V, ano eh, paano ba? Isa rin siya sa mga makukulit na, alam niya, tao. Yung personality niya, mas makulit din. Napapanood ko naman kasi yung mga vlogs din niya. Tsaka yung pag magkasama sila ni Kong. Sobrang enjoy. Pero kung collab, hindi ko alam eh, ano ba pwede namin maging content ni V? Mukbang. Kaya lang alam ko, diet na si V ngayon eh. Parang payat na ni V ngayon. Kaya napanood ko yung ano niya eh, yung vlog niya na nagda-diet siya. So ako rin, parang gusto ko na mag-diet. Pero kung pass or collab, collab din, collab. Okay lang sa akin. Kasi sino ba naman ako para hindi, para umayaw, di ba? Sa mga katulad nila. Okay. Next, number 4. Will Dasovich. Ibang level to si ano eh, si Will. Si Will kasi nakikita ko yung vlogs niya. As, ano rin siya, mahilig din siyang makipagkulitan, gano'n. Ang hirap kasing abutin yung level ni Will. As in, sobra. Hindi ko alam ha, pero madaming YouTubers na, alam mo yun, na sobrang sikat. Pero ewan ko, hindi ko kasi alam kung ano yung pwedeng maging content namin ni Will. If ever. So, wala pa sa idea talaga na basta. So, siguro magpapass muna ako. Mahirap eh, mahirap abutin si Will talaga. Kahit naman yung iba. Pero basta, pass. Next, number 5. Si Lloyd Cadena. So, si Lloyd Cadena kasi isa sa mga komedyante. No? Alam naman natin lahat yan sa ating mga YouTuber. Si Lloyd Cadena, makulit yan. Tapos, ang daming kalokohan sa vlogs niya. Pranks, mga games niya sa vlogs niya. Kasi hindi, napapanood ko rin yan. Alos lahat naman sila, nakasubscribe ako dyan. Kaya, medyo updated ako sa kanila talaga. So, okay lang sa akin na maka-collab siya. So, collab sa akin si Lloyd Cadena. Kasi magulo yan eh. Pwede kami magkaroon ng comedy na content. Mga ganun. Next, Niana Guerrero. Grabe, sobrang idol ko yun si Niana. Sobrang bata pa lang pero ang galing ng sumayaw niyan.
May TikTok ako na tinatag ko siya minsan pag gumagawa siya ng mga sarili niyang choreography. So yun, alam ko namang hindi tayo mapapansin kasi nga mababa lang tayo, pero why not, 'di ba? Malay mo someday mapansin natin, mapansin niya ako, maka-duet ko siya or sa TikTok man lang kahit hindi nak-vlog. Sobrang okay na ako doon, 'di ba? Sabi nga sa inyo kahit silang dalawa magkapatid, sobra, hands down. Sobrang galing nila. So, collab ako, collab. Idol yan, sinian. Next, Miss Alodia Gosing Fiao. Gosing Fiao? Gosing Fiao. Basta, nabubulol ako sa surname niya kasi. Pero, anyway, ayun. Si Miss Alodia, ibang level din to eh. Si Miss Alodia eh. Kasi, parang ang hirap ako, collab, Alodia. Ken, Alodia. Layo eh. So, parang, walang chance na, ano ba? Walang chance na mapansin, di ba? Ibe, ibang level si Miss Alodia kasi. Sobrang, aminin ko ha, dati pala ang crush ko na talaga si Alodia. Sobrang sino ba naman ang hindi, di ba? Astig niya kasi, maganda, nagko-cosplay, diba? Gamer siya. Kung ako papipiliin, syempre collab. Pero syempre, malabong mangyari. Okay, next, Alex Gonzaga. Si Miss Alex, sobrang kulit na tao. As in, pag napapanood ko yung mga vlogs niya, pati lalo nung kay Rapi Toolboy, nag-grocery sila. Sobrang kulit na tao. Sobra, as in. Parang lahat na lang ng kakulitan nasa kanya. So, para sa akin, kahit mahirap abutin si Miss Alex Gonzaga, no, collab pa rin. Isang, ano yan, isang karangalan ang maka-collab si Miss Alex Gonzaga. Next, Vice Ganda. Si Meme Vice. So actually, nakikita ko siya, si Mama Vice, pag nasa Showtime ako. Kasi may naging girlfriend ako dati sa Showtime na dancer. Kaya, ayun, nakikita ko siya. Tapos, yung mga vlogs niya, napapanood ko. Ano eh, iba rin, sobrang iba. So, parang ang hirap din talagang abutin kung makikipag-collab ako. Sino ba naman ako para makipag-collab, di ba? Kay Miss Private Benjamin. Siguro, papas muna ako. Kasi, ang hirap tapatan nung level ni Miss, ni Mama Vice. Next, Gabby Garcia. Sobrang ganda. Wow! Na babae niyan. Alam mo yung, basta, ewan ko. Ay, naka. Miss Gabby, kahit ano lang, 5 minutes jowa challenge. Kalaban ako. Pero, joke lang po. Pero sobrang nagagandahan ako dyan kay Gabby Garcia talaga. Sobra. Tapos, kung pipiliin, siyempre, pass or collab. Collab. Sino ba naman ang hindi? Crush ko pa yun. Talagang collab. Collab na. Next na tayo. Next natin is Eman Nimedes. Okay. Si Eman, sobrang cool niyan. Hindi ko pa siya nakikita actually. Pero pag nakikita ko kasi yung mga vlogs niya. Tapos yung bago niya pang kanta. Lagi ko pinapanood yun, Eman. Ganda. Ganda nung kanta mo. Teka lang. Tapos, music video na lang kulang nun. Baka pwede ako sumama. Kahit ano lang. Dadaan lang sa mga iski-iskinita. Tapos masasaksak. So, yun. Eman Nimedes, collab yan. Collab. Kung magkakaroon ng chance, why not? Collab yan. Next natin. Next is Roger Rocker. Si Roger Rocker, isa rin yan sa mga magagaling na mga YouTuber. To be honest. Galing yan gumawa ng montage. Galing yan sa photography. Nakikita ko eh, kasi dati na akong fan ni Roger Rocker. Gumagawa pa siya ng mga short film dati. Ano ba yung naalala ko? Torpe. Doon ko siya unang nakilala. Doon sa film na yon, yung Torpe. Ang galing niya kasing magsalita. At the same time, yung kuha na ginagawa niya. Tapos yung editing. Alam mo yung tagos. Tagos dito. Kaya isang karangalan ang maka-collab si Mr. Roger Rocker. So, collab tayo dyan. Next natin is, nakakakabang sabihin tong taong to. Pero sige na nga, Miss Ivana Alawi. Wala akong masabi. Gusto ko lang sabihin, collab na. Miss Ivana, sakaling dumating yung time na mapanood mo to, please. Collab, kahit anong content, kahit ano. As in, talaban ako sa content, kahit ano, makasama ka lang ng kahit ilang oras man lang, Miss Ivana. So, syempre, sino ba naman ang hindi magsasabi ng collab dito, no? Lalo sa mga YouTuber na lalaking katulad ko. Miss Ivana kasi ngayon yung, alam mo na, sabi na nating fantasya ng mga kalalakihan ngayon. So, yes, it's a collab for me. Tsaka sobrang ganda niya. Tsaka nakikita ko yung mga vlogs niya. Mambait niya.
to lang. Tapos, napanood ko yung vlog niya kanina lang, yung umiyak siya. Pinrank siya nila ng family niya na hindi siya pansinin. So, sobrang kawawa. Naawa ko sa kanya na nakita ko siya umiyak. So, collab kay Miss Iba. Next natin. Next natin is Jelay Andres. Miss Jelay Andres, meron kaming picture dati ni Miss Jelay. Hindi ko lang maalala kung nasan na. Pero if ever na makita ko, ilalagay ko na lang dito, i-edit ko. Kung makikita ko pa. Pero kung wala. So, yun. Jelay Andres. Si Jelay Andres kasi nakikita ko yung mga, napapanood ko pala yung mga vlogs niya. Kasi puro kakulitan. Pero parang ang hirap kasing, paano ba? Parang ang hirap mangyari or matupad na maging na magkaroon kami ng collab. Jelay Andres yan eh. Diba? Parang ang hirap. Pero if ever magkaroon ng chance, syempre mag-collab pa rin sagot ko. Jelay Andres yan eh. Sino ba naman ako? Okay, next. Next natin. Rafi Tulpo. So parang, anong magiging content namin ni Mr. Rafi Tulpo? Kung sakali magkakaroon kami ng collaboration na vlog. Siguro parang wala akong maiisip. Siguro kung may irereklamo ako na tao, pwede. Tsaka lang kami magkikita, tsaka ko lang siya may sasama sa vlog ko. So, mga ganun lang. Pero, sabihin ko muna is pass. Next. So, last na pala to. O, yung last natin is si Juni Boy. Kapatid ni Kong. So, si Juni Boy, isa rin to sa mga komedyante. Gustong-gusto ko yung signature moves niya, yung pagsasayaw niya na sobrang lalim na. As in, talagang, alam mo yun, yung parang iba yung katawan ni Juni Boy talaga. Tsaka, yung gaspangan nila dun sa bahay nila. Actually, taga dito lang sila Kong. Alam ko taga Pasita or Chrysanthemum sila. So, medyo malapit lang sila sa akin. Binyan lang naman ako. So, baka naman. joke lang. Alam ko namang mga, diba, mga big time na kayo na vlogger. So, isa lang ako sa mga madaming tagahanga nyo. Ni Kong at ikaw. So, syempre, collab. Kasi makulit to si Juni Boy eh. So, yun. So, guys, tapos na yung ano natin, pastor collab natin. So, sana nag-enjoy kayo kahit papano. So, sa mga sinabi ko mga YouTubers, sa mga vloggers na yan. Sobrang halos lahat sa kanila, wala akong masasabi, kundi mga idol yan. Lahat yan, nakasubscribe ako sa kanilang lahat. Pinapanood ko yung mga vlogs nila. So, syempre, as a newbie sa pagiging YouTuber, lahat ng pwede kong, syempre, tinitingnan ko sila. So, parang isang malaking ano yun sa akin eh. Hakbang. Masyadong Tagalog. So, yun. Parang madami kasi yung matututunan sa kanila. Pati yung mga ginagawa nila, nakakatuwa. So, at the same time, nag-enjoy ka. Tapos pwede mo naman. So, uso naman yung kagiyahin mo yung mga content. Nakikita ko naman yung ganun. Pero wala pa naman masyado na ginagawang content na katulad. So, syempre, dapat kahit pa paano mag-isip tayo ng sarili natin. Para sa mga bagong YouTubers dyan, mga bagong vloggers dyan, mas maganda kung mag-iisip kayo ng mga sarili nyong idea, mga sarili nyong content para mas pumatok. Diba? Pero yun nga, sa lahat ng mga nasabi kong vloggers, YouTubers, hindi man ako nagsabi ng collab sa lahat, pero sobrang saludo po ako sa inyo. Dahil nakikita ko yung mga ginagawa nyo, hindi lang kayo nagbo-vlog dahil sa income na nakukuha nyo. Sinashare nyo, ganun siya. So, madaming vloggers na ganun. Na-share nila yung kinikita nila sa YouTube para makatulong sa ibang tao. Saludong-saludo po ako sa inyo. Okay. So, sana nag-enjoy kayo lahat sa ating pass or collab video for today. So, next time ulit. Kita-kits tayo and ciao!